Nanlumo si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle nang matunghayan niya kanina ang pinsala ng Bagyong Yolanda sa Leyte. Pero napalitan niyo ng kasiyahan nang makita ng kardinal ang matatag na pananampalataya ng mga nasalanta. Nakatutok si Victoria Tulad. Umulan man o umaraw, may bubong man o wala, hindi natinag si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa pagsasagawa ng misa sa nawasak na katedral ng Palo, Leyte. Kasama ang Archbishop ng Palo, mga obispo ng Samar, Leyte, Bohol at Maynila, ipinagdiwang nila ang Diamond Jubilee ng Archdiocese ng Palo. Kahit bumuhos ang ulan, pinili rin ng mga nasalantang residente na mabasa para mapakinggan lang ang salita ng Diyos. Nanlumuraw ang kardinal nang dumating kanina sa Leyte at personal na nakita ang pagkasalanta nito. Gayunman, laking tuwa raw niya at hindi nawawala ang pananampalataya ng mga residente. Mas nakita ko dito sa mga taga Palo, sa mga taga Cebu, taga Bohol, na mas malalaking pinagdaanan pero mas matibay ang loob. Sabi nga ni Cardinal Tagle, kahanga-hanga ang katatagan ng lahing Pinoy, lalo na yung mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Hindi lamang sila inspirasyon sa ibang Pilipino, kundi maging sa buong mundo. Ang ulan at misang ito ay patunay lamang na anumang kalamidad ay hindi kayang patumbahin ang lahing Pilipino. Ipinaabot din ni Tagle sa mga taga Leyte at Samar ang pagmamahal sa kanila ni Pope Francis. Kaya po nandito ako, hindi lamang para makiisa sa inyo, para i-encourage kayo, kundi pasalamatan kayo. You have inspired us to rediscover what being human is all about. Pagkatapos ng misa, dinumog ng mga residente ang kardinal. Nakuha namin yung lakas, being Latinian Tacloban is through prayers, and of course, we really have the faith in God. Hindi ako nawawalang pag-asa. Tutulungan talaga tayo ng Lord. Our house are roofless. We're helpless, but we are never hopeless. Nagsabit naman ng mga parol ang MMDA sa Santo Niño Church sa Tacloban. Sa kabila raw ng trahedya, may dahilan pa rin daw para ipagdiwang ang Pasko. Isang misa rin ang dinaluhan ng MMDA sa Tacloban City bilang pagtatapos sa kanilang rescue, relief at rehabilitation operation sa lungsod. Sa Linggo, babalik na raw ang grupo sa Maynila. Yung nakikita nating ibang basura, second wave na to. Kaya na to ng local katulong ang DPWS. Mula rito sa Leyte, Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.